Victory for OFWs in Hong Kong. AJ Raphael sings and Something Blue for You as Kababayan in LA starts right now. Chinese newspaper warns neighbors in East China Sea and South China Sea to prepare for the sounds of cannons. This is in relation to the ongoing Spratlys issue. And how serious is that warning? We're going to be talking about that and more this afternoon on Kababayan LA. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang pang-araw-araw na programa para sa ating mga Pilipino dito sa Amerika. Also today on the show, there will be no wedding, but there will be something blue for all of you. We're going to be talking about that today as well. Pero bagong lahat, alamin po natin ang mga balita. Hello, Ronnie, and welcome to Kababayan LA. Prepare for the sounds of cannons. Yan po ang warning ng isang pahayagan ng Communist Party of China na kung saan ang issue natin ay Spratlys na mukhang lumalala na ang conflict. Magandang hapon po sa inyo. Naku, Ronnie, pagka sinimula natin ng ganyan, parang hindi maganda yung hapon. How serious is this warning? Oh no, ito ang pahayagan na ito no, na nabanggit ko na nga, it's owned by the People's Daily, yun po ang pahayagan ng Communist Party of China no. And nangyayari ngayon, mukhang ang sinasabi nila, there may be no more way to resolve these issues happening in those seas except to fire their cannons para manahimik ng araw yata yung iba't ibang claiming countries. And this further establishes the claims of other smaller countries and smaller or weaker nations na itong China ay gumagamit ng bullying tactics. Of course, it's not just the Philippines that are staking claims sa island na yan. Nandyan din ang Malaysia, Brunei, Taiwan, and even Vietnam. Correct, ano? At meron tayong recently nga event dyan na kung saan 25 Chinese small fishing boats ang hinog natin ano sa South China Sea kasi nga nag-encroach sila sa ating territorial waters. Alam naman natin ang bayan natin ano, may mga ibang isla na dyan na inoccupy natin at ang sinasabi ng China, all these islands in the Spratlys ano are kanila daw yan ano. All so right. Historically kanila daw yan. So ngayon winawarning ang lahat ng mga bayan na yan. Okay, and Ronnie, nandyan kinakanta natin yan no, sa lupang hinirang hindi tayo pasisiil. So matatapang ang mga Pilipino, lalabanan natin yan. Pero realistically, how can we fight this? Because obviously, sa arms, talong-talo tayo. Sa resources, talo pa rin tayo. Oh no, nagsimula no last week actually ang tinatawag na military exercise between the Philippines and the United States. Ang United States of course ang pinopropose nila ay sana i-settle natin peacefully itong ating mukhang lumalalang issue diyan sa Spratlys ano. Umaalalay ang Amerikano sa atin of course at umaasa tayo na tutulungan tayo ng Amerikano kung sakasakali nga magkaroon ng military conflict diyan sa lugar na iyan. Meanwhile, Vietnam has expressed that it's supporting or it's backing Philippine Sea Peace Zone Plan. Ronnie, what is the Peace Zone Plan? Kung saan magkaroon tayo ng isang peaceful cooperation among the claiming countries ano, at yun ang din ang pinopropose ng ating bansa na lahat tayo ay mag-exploit kung talagang mayroong mga magagandang resources dyan ano, kasi sinasabi nila it is very rich in marine resources at natural gas and oil dyan sa Spratlys na yan. Lahat tayo makinabang ano, at hopefully wala nang military conflict at lahat itong i-resolve natin through economic cooperation. All right, we're showing some videos right now on TV and it's quite confusing. You see the Chinese flag there and also the Philippine flag is there as well. So patigasan ng nangyayari dito, Ronnie. So we're gonna actually try to siguro pagdasal natin na maayos yan, ma-resolve yan peacefully, but then also at the same time, you know, we can't be too comfortable kumbaga, and also very tricky tong very sensitive issue. Also a lot of Filipinos working in China, a lot of Filipinos in the Philippines nakasalalay sa mga Chinese investments in the Philippines. Oo, no? At nabanggit mo na nga yan. Ano? Kasi recently, no, mga a few years ago, nung pinababayaan natin ang China dyan, nagtayo kasi na siya ng mga structures dyan sa mga iba't ibang isla na yan na kung saan ginagawang parang rest area ng mga Chinese fishermen. And of course, pagka yan ay pinabayaan natin, magiging kanila na nga yung mga isla na yan.
All right, Ronnie, also connected to China, although this is in Hong Kong naman, it's a victory for some of our OFWs, and that is because? Oo, noong September 30, no, nag-declare na nga yung judge ng Hong Kong ano, na sinasabi, yung mga domestic helpers ano, or lahat ng foreigners actually ay pwede mag-apply for permanent residency as long as you have stayed there for a continuous 7 years. Ano. At isa nga nito ang kababayan nating Pilipino, si Evangeline Banao Vallejos. Ang trinay niya itong constitutional provision na ito na pwede siya mag-apply kahit na domestic helper siya. Kasi nangyari doon sa Hong Kong, meron daw isang batas ano, na kung saan ang mga domestic helpers ay hindi raw pwede mag-apply for permanent residency. At ito na nga ngayon, pinayagan na nga ng judge at binabawalan nila ang gobyerno ng Hong Kong na hindi payagan ang pag-apply ni Vallejos is concerned na maging permanent resident. All right, so that is still being contested, of course, and we're gonna keep following the story in order to give you the developments in the coming days as they come. Ronnie, meanwhile, habang umaalis naman ang ating mga kababayan sa Pilipinas, marami naman mga foreigners ang bumibisita. Black Eyed Peas, they were there to perform. David Foster, Ashanti was there also. Michael Bolton was there recently. Pero in the coming weeks, bibisita daw even Secretary of State Hillary Clinton. Oh, November 15, ano, dadaan si Secretary of State Secretary Hillary Clinton, ano, at magbibigay siya dadalaw siya mismo kay Presidente Benigno Aquino, no? I'm pretty sure na pag-uusapan nila dyan ang Sprat list at of course ang lumalaganap na trafficking issue. Alam naman natin may mga kababayan tayong nabibiktima, no? Nabiktima na nga ng kapwa nating Pilipino na nireport natin dito last week, no? At hopefully matigil yan at mag-improve ang ating illegal trafficking dyan sa ating bansa. Alright, napakamaraming mga balita at kailangan po nating malaman ang mga yan. We have to be aware so that we can be informed, so we know how to act and we know how to help our community and our nation. Ronnie, saan pa kami makakahanap ng mas marami pang balita? Of course, ano, sa amin po mga pahayagan, midweek, weekend balita po at saka US Asian Post at ang amin pong website, of course, ano, balita.com. Alright, maraming salamat. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. As he said, mas marami pa pong mga balita. Also features and videos for you. They are accepting submissions from you guys. Log on to their website, www.balita.com. More power to you, Ronnie, and to the rest of the Balita family. Magbabalik pa po ang Kababayan LA. This time, let's talk about immigration. When we return, don't go away.